usapan. Isa sa mga tinalakay dito ang patungkol sa usaping pagbaha sa Ubas Street, partikular ang mababang paaralan ng lalod na isa sa mga binabaha. Ayon kay City Engineer Benjamin Acedera na isa sa mga panauhin sa naganap na talakayan, sinabi nito na nakapagsagawa na sila ng inspeksyon sa lugar at ang pagtatamba ko ang pag-i-elevate ng lugar ang kanilang nakikitang solusyon dito. Isa din sa gusto naming protection doon sa area ay yung eskwelahan doon sa may likod. So, medyo katabi siya ng ilog. So, isa sa mga option ay pagdating doon ng dredging, ng ating dredging machine o yung ibang nakuha nating mga spoil o dredging materials, pwede namin itambak doon sa likod. Para, kasi kung babakuran lamang yun, lalagyan lang namin ng mga structure, yung palibot ng eskwelahan, ang tendency pag umulan, matatrap naman yung tubig dun sa kanila, problema naman natin ilalabas. So, sabi ko sa mga sa principal dun, isa sa mga solution na isip namin is to elevate na yung area para yung wala na tayong mababang lugar dun, so wala nang pagtitigilan ng tubig. Ayon naman sa punong guro dito na si Gina Sapunggan, personal na anila silang binisita ng alkalde kung saan ipinakita nila ang kanilang sitwasyon at nangako naman aniya ito na tatambakan o patataasin ang lugar sa kabila nito. Umaasa naman sila na mapapadali ang sinasabi nilang solusyon dito upang makaiwas sa sakit na dengue. Sana mapadali yung pangako na yon para high time na during this rainy season is hindi na maapektuhan ang mga bata. Hanggang pagkakataon. At iwas dengue rin. Kasi andun yung tubig. Talagang stagnant water ang nangyayari. Kaya siguro pag natabakan agad yun, as soon as possible. So dalawang bagay agad ang malulutas. Dengue at saka ang mga bata ay hindi na mahihirapan sa pagpasok. Samantala, upang pansamantala namang maiwasan ang pagdami ng lamok na posibleng nagdadala ng sakit na dengue, ilang mga hakbangin naman ang kanyang nirequired sa eskwelahang pinamumunuan. Dati doon yung kami nagpapatapon, ba may basurahan kami doon. Ngayon ay in-required ko ang bawat classroom na magdala ng sako, doon na direkta ang basura. At yun ay iniaabang na ng aking janitor sa yung track ng basura. Iniiwasan na namin magtapon doon ng basura. At nagkuhan ako ng used oil. Nagpahahanap ako doon sa aming janitor sa mga kana. Yun ang sabi ko, itapon doon sa mga doon sa basa-basang area. At doon sa doon, yun ang ibukos para yung mga lamok ay hindi mangitlog. Susunod. Buntis patay matapos tamaan ng dengue shock syndrome. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalaala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang 17-anyos na buntis ang biglang binawian ng buhay noong Sabado, 28 ng Agosto, matapos na di umano'y tamaan ng sakit na dengue. Dengue shock syndrome ang sinasabing kumitil sa buhay ni Rose Ann Mendoza Estole, 8 buwang buntis, residente ng Sitio Green Village, Barangay Barsinaga, Bayan ng Nauhan. Ayon sa hipag ni Rose Ann na si Maribel Gagote, na siyang kasama nito sa pagpapatingin sa doktor, naging kapansin-pansin ang paninilaw ng mata at pamamanas ng biktima at nakaranas pa niya ito ng gum bleeding. Pero nung naipa-check up yan noong Biyernes, nasabi niya, napansin ho, madaming nakakapansin, ba't daw madilaw ang mata niya? Wala naman siya dinadaing na masakit.
Basta't na nasabi lang niya noong minsan, tapos may isang linggo na, no? Sabi, dumugo daw ang kanyang tayo. Kumain lang kami. Yun, nung pagkakain namin yun, kita ko dun sa soft drinks niya, may dugo yung straw. Bago nung pagkakain namin yun, lumabas kami. Lumuwa siya dun sa kanal. Sabi niya, puro dugo, ika ang bibig ko eh, sabi niya sa akin. Kala ko na may dugo lang ng ngipin dahil sa ngipin niya galing. Nung umuwi kami dito, dugo, parang dugo yung ano niya, ngipin. Pagdating din eh, pinatawag ako ng kapatid ko. Sabi, nadugo daw yung bin, yung bibig. Ang takbo ko din eh, imuwal nga lagi siya ng dugo. Pero mas grabe nung nasa ospital na siya, nung siya anak niya. May inano siya sa braso niya. Sabi, positive daw ng dengue. Hindi naman namin alam dahil nung nandun lang sa ospital, saka namin nalaman may dengue. Hindi rin naman nakaligtas ang sanggol na dinadala ni Ruth Ann na patay na ng inianak nito sa Oriental Mindoro Provincial Hospital bandang alas 11:30 ng umaga noong Sabado, at makalipas naman ng ilang oras ay pumanaw na rin ito. Kinumpirma naman ni Doktora Mary Jean Manalo, Municipal Health Officer ng Bayan ng Nauhan, ng naturang kaso kung saan kumbinsido aniya siya na dengue nga ang ikinamatay ng biktima.